Hi, what's up guys? Welcome back to Good Work Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another video reaction video. And this time, we're gonna talk about Pangil sa Pangil, Moth versus J Black, Matira Mayaman, re-upload. I-like muna natin to guys. At mag-subscribe tayo. Maraming nga pala nagre-request nito at pero bibigyan ko lang ng shoutout yung pinakauna-unang nag-request. Ang pangalan niya is Corazon Sarabia. Maraming salamat kung nakita mo na yung request mo. Comment ka lang. Ganun pa man guys. Kung bago ka lang rito, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, like, i-share yung video natin. Ganun pa man. Click niyo na rin yung notification bell para like yung updated. At yeah, kung nandito pa rin kayo, salamat guys at like yung nakasuporta. Sunod-sunod yung reaction video natin guys. Kahit paano. At binabati ko nga pala ng malagayang kaarawan yung mom ko at yung kapatid ko, Real si Boss Spicy, kung gusto niyo sumali sa agency niya, you know, doon sa ano sa Popo, sabihan niyo lang at check niyo lang, you know, sa baba. Ganun pa man guys, maraming salamat guys. At bigay ko lang yung pedigree ko, I'm a music producer here in California, I'm an audio engineer at the same time, a master hypnotherapist, I'm an NLP master practitioner. Gawin natin guys para makarami tayo. Let's get it. Pangil sa Pangil, Moth versus J Black. Ang haba pala nito, so medyo lilitan ko lang, hindi na masyadong papaliwanag. And let's get it. Tangle sa tangle, Matt versus J Black, Matira Mayaman, re-upload. Moth, J Black, Matira Mayaman, let's go. Okay. Pangil sa pangil, sagbaga na! Nakasaka ba pag nagsabayan? Pangil sa pangil, may karakas sa talastasan. Pangil sa pangil, kada tapas malalagasan. Handa ka pa sa paglabas na mga naatasan. Kataas-taasan, yan ang strategy niya bilang MC. Puta, mind conditioning. Kaso okay, iba yung di inaasahan sa hindi maaasahan. Woo! Hey! Daming ano, promotion ah. Skip ka na ba ito guys? Malapit na. Shoutout Luxy, be. Luxy. Shoutout kay Luxy, Luxury. Dami naman nitong ano? Brand ano? Promotion. Pangil sa pangil, Matira Mayaman. Huling laban ng gabi. Okay. Bago tayo mag-start, alam nyo na. Let's go, pangil, let's go. Maraming salamat sa lahat ng aming mga sponsors. Ahon Mahirap, Flava, Villainware, 1538 Jewelry, Underground Crafts and Apparel, Zypher Philippines, Tokyo Grill, 188 Gili, FUBU International, Battle of the Champion, Ginoo, sa aking kanan, magpakilala ka! Guys, ano ko lang, excuse ko lang guys, pag palagi ako nagpo-post, ibig sabihin, hinihimay natin yung bawat sinasabi guys, huwag kayo magagalit pag pinapaliwanag ko ng husto. Tuloy natin guys. Alam niyo naman kung bago ka lang dito sa reaction video ko, habaan na yung pasensya mo. Kung matagal ka na dito, alam mo na yung kalakaran dito, please, huwag kayong sensitibo masyado. Tuloy natin. Woo! Ginoo! Sa aking kaliwa! Pakilala mo sa amin kung sino ka! Ako nga pala si Paxio, ang mag-iitang irang buhang. Debut battle. Okay. Tao ibon. Panalo ka, sino mo na? Moth! Nanalo ng coin toss si Moth. Pinili niyang mauna si J Black. Huling laban ng gabi. Matira Mayaman, pangil sa pangil, sagbaga na! Pawaskol ba? Ra-ra-ra! Okay. Sige, sagbangan! Matira Mayaman! Tapos una kong kalaban si... Fa! Okay. Madali kaya? Kaya! Okay. Isa ang kamot sa mga idol si Moth. Maganda yung intro niya dun na very aggressive, very convincing, very confident. Hindi ko naintindihan pero base sa behavior niya at you know, hindi ko kasi na-gets yung ano eh, hindi ako nag ibang lingwahe ginagamit, ibang tawag dito, dialect.
But anyway, parang sinasabi niya taas ang mga kamay. Alam ko kasi maraya ko so, kamot parang kamay, di ba? Kaya. Sabi niya kaya. Ano, convince niya yung sarili niya, kaya. Ito natin. Arara! Sige sa pangan! Mati ramayaman! Tapos una kong kalaban si... Fa! Okay. Madali kaya! Kaya! Isa ang kamot sa mga idol si Mot. Halatang mga tagahangang na late, oy. Aware ba kayo kung paano tayo nito kinengkoy? Ahon 7, sabi niya. May bagong salta na naman tayong maku-hold up. Nakapag-eroplano ka lang, bisakol, feeling cool ka na at fame boy. Pinagsasamantalahan lang yung tulad mong dayong ignorante, agay-agay. Yaga-yaga! Kay Fags, nakangiti ka pang sinabi yung gago. Malas mo lang kasi tumatak yung sakin. Ngayon ikaw naman yung fame boy na dumayo sa lugar ng mga ignoranteng bisakol. Tingnan natin kung may ma-hold up ka ba sa amin. Pag-jologs ba, Bisaya agad? Yan ay excess pagmamalabis. Oo, excess. Kasi minamaliit nila tayo dahil sa damit. Pwes! Pinamaliit tayo excess kasi yung extra small, di ba, dahil sa damit. Balikan nga natin yun. Sobrang haba ng ano niya, ng intro niya. Alam ko, nakita ko yung aggressive niya. Aggressiveness niya, pinapakita niya na ready siya sa laban, pinapakita niya na kaya niya maipagsabayan, at ganun pa man, eh, ano, saglit nga natin to. Ano mga idurat, plano ka lang, bisakol, feeling cool ka na at fame boy. Pinagsasamantalahan lang yung tulad mong dayong ignorante, agay-agay. Pinagsasamahan ka lang. Yaga! Okay. Kay Fags, nakangiti ka pang sinabi yung gago. Malas mo lang kasi tumatak yung sakin. Ngayon ikaw naman yung fame boy na dumayo sa lugar ng mga ignoranteng bisakol. Tingnan natin kung may ma-hold up ka ba sa amin. Okay. Pag-jologs ba, Bisaya agad? Yan ay excess pagmamalabis. Oo, excess. Kasi minamaliit nila tayo dahil sa damit. Excess need. Parang ang sinasabi niya, ginagamit niya ang excess. Ang ganda lang pagkaka-wordplay. Excess kasi parang mga excessive na bagay. Yung mga English kasi yung words na excess eh. Tapos ginamit niya yung excess na size ng damit. Parang parang ginamit niya yung wordplay sa damit at saka yung excess, yung mga pangangailangan mo. Tuloy natin. Nakangiti ka pang sinabi yung gago. Malas mo lang kasi tumatak yung sakin. Ngayon ikaw naman yung fame boy na dumayo sa lugar ng mga ignoranteng bisakol. Tingnan natin kung may ma-hold up ka ba sa amin. Pag-jologs ba, Bisaya agad? Okay. Yan ay excess pagmamalabis. Oo, excess. Kasi minamaliit nila tayo dahil sa damit. Dahil sa damit. Pwes, huhubaran kita ng kumpiyansa. Mali ka ng dinayong strip. Pag tinagdad kita ng saksak, makikita nyo sino malakas yung drip. Maganda yung ano niya dun, yung rhyme scheme niya dun, yung drip. Pag sinaksak kita ng, hubaran kita ng kumpiyansa, pag sinaksak kita ng maraming drip. Yung drip, yung parang, dito kasi sa Amerika, may tawag dun yung drip, diba? Yung ice, ibig sabihin ng ice, puno ka ng mga bling-bling. Tapos yung pag sinabing fire, yung parang your fire, yung parang ang angas mong tingnan. Kaya pag pinag-combine yung ice at saka fire, yung ice na yon, yung bling-bling, tapos maganda ka gumetap, meron tinatawag na drip. Yung total, yung sum total ng mismong getup mo. Kaya maganda yung drip ng pagkaagawa mo. Yung pagkakahulog, yung ginagamit niyang wordplay. So, maganda yung pagkaka-rhyme scheme doon ni J Black. Na-appreciate ko yun. Babisaya agad! Yan ay excess pagmamalabis. Oo, excess. Kasi minamaliit nila tayo dahil sa damit. Ginamit niya ang damit bilang subject. Kumpiyansa. Mali ka ng dinayong strip. Pag tinagdad kita ng saksak, makikita niyo sino malakas yung drip. Okay. Yeah!
Magandang rhyme scheme yun. Bisakol ba manamit? O mas formal ka nga ngayong? Halata nga na Tagalog kitang-kita sa barong? Mas magmumukha pa tong basahan dahil sa tagpi-tagbi? Dahil pagtapos ko to lapatan, malamang tahi-tahi. Di ba gusto nyo hati-hati? Iniinsulto nyo ka... Maganda rin yung pagkakasabay niya. Oh. Isabay niya pagkatapos ko tong... Dahil tagpi-tagpi daw siya. Tapos, pag nilapatan mo siya, pag pinatungan mo siya, yung mga damit na tagpi-tagpi, pag dinikit-dikit, nagiging tahi-tahi siya. Eh. Maganda rin yung pagkaka... yung rhyme scheme niya dito. Kami, the way we speak, Bisayang Apokalip. Dahil pagtapos ko to lapatan, malamang tahi-tahi. Okay. Di ba gusto nyo hati-hati? Iniinsulto nyo kami, the way we speak, Bisayang Apokalipto tong kabi. Alam mo may punto pag nag-spit. Okay. Maganda yun. Very visual. Dahil matapang ka at nagawa mo na, sige nga, sabihin mo ulit, Bisakol. B? Guys, eto, ano ko lang, clarify ko lang. Hindi nila, kasi ako taga Manila ako eh. Laking Manila boy talaga ako sa nungan. Pero hindi namin nilalait yung mga Bisakol. Meron lang... Hindi ko nilalait yung, mga Bisaya from the province, mga sinasabi. Hindi naman nilalait. Meron lang kasing konting, ano, parang hindi lang nila, hindi sila ganun ka-aware sa isang bagay. Kaya lang nagkakaroon salitang Bisakol kasi hindi nila alam yung bagay na ginagawa sa, ano, sa very, sa city, you know. Pero ganun pa man, hindi ibig sabihin, ano lang yun eh, parang uri ng pang-asar, pero hindi naman yun ibig sabihin dinidiscriminate kayo. Siyempre, pag pumunta na kami sa probinsya, sarap din ang buhay. I mean, doon, kami naman yung parang, di ba, kasi tawag nga sa amin, ano eh, tawag ngayon, parang, may pang-asar din pag taga Manila ka. Pag pumunta ka ng probinsya, may asar sa'yo, yung ganun, pag taga Manila ka. Ganun din, vice versa, may pang-aasar sa taga Bisaya, may pang-aasar din sa mga taga Manila. Kasi pag umuwi ako ng probinsya, inaasar ako kasi taga Manila ako, eh, di ba? Parang ganun. So parehas lang, tuloy natin. Sa? O ba't bumahag buntok mo, gar? Tingin nila, OP ka? Oo, OP ka, putang ina mo, wala ka sa lugar! Yabang ni pistolero at kaplastikan mo, bibigyan ko ng hangganan. Mukha lang tong humble kasi gumaganto sa kada laban. Okay. Home court advantage. Pinagtanggol ko lang yung crowd na niloko mo at pinakinabangan. Crowd reaction, mukhang mas iyong kailangan. Nakapag-alay ako ng lechon de Cebu sa ahon 14 na hindi nanglilimos ng palakpakan. Ako... Okay. Na hindi nanglilimos ng palakpakan. Ako yung may pinakamalaking ambag sa pinakaing granding handaan. Okay. Main event ka nun. Tapos wala ka man lang pinakita na panggulat. Naalala ko tuloy si Luxuria. Pinaka walang kwentang nag-main event sa gubat. Wow. Nag-call out siya. Real talk. Okay. Pansin nyo, maiba. Burst din yun na kasi kinumpera niya si Mot doon kay Luxuria na parang wala daw kwenta. Shoutout nga pala kay Luxuria. Na parang boring daw, hindi daw effective. Tuloy na. Si Mot humina ng mga sulat di tulad noon. Kung sa bagay, madali lang talagang ma-burn out yung ningas ko gon. Okay. Nasa kanya na lahat ngayon. Kaya di na siya motibado. Habang ako, paangat pa rin yung sargo. Iba yung motivated lang sa tao na dedikado. Bakit? Kung nakaharap mo ba yung mga line marker ng 3GS, kaya mo makipagsabayan? Okay. Ikaya lang naman notorious yung pangalan, iniiwasan, kasabayan. Mga gurang ng uprising, nilabanan. Para yung standing, maigapang. Ikaya lang naman lumuhod, mga tala, wala na sa kalakasan. Makes sense? Kaya nagka-spotlight. Sabi niya, parang kina-call out niya yung mga ano mga matagal na sa liga para daw mga wala namang problema doon guys eh kasi nasa lugar kayo ng battle scene at you know pag magaling ka mahusay ka kahit regardless gaano katanda may magko-call out sa iyo kasi gusto nila as a hungry artist they're always asking for thrill you know naghahanap palagi sila ng laban kasi nandiyan kayo sa may ano eh sa gladiator field eh di ba eh Mike kahit manahimik ka may ko-call out at ko-call out sa iyo kasi nandiyan kayo gusto nilang i-test kung gaano ba sila kagaling especially yung mga tao na sa tingin nila
kaya na nilang lampasan. Ang pinaka-best example si Shay, guys. Tingnan ninyo si Shay kung gano'n nakalayo yung narating. Kasi kino-call out niya everybody kasi meron talaga siyang confidence. Napaka-taas na kumpiyansa sa sarili, which is na kaya niyang patunayan kasi magaling naman talaga siya magsulat. Tuloy natin, guys. At sa bagay na yan, walang problema dun, guys, kung mag-call out kasi nadyan kayo sa field na yan. Yan yung pinaka-sports ninyo. So, huwag kayong umasa na parang kailangan magtago kayo. Hindi. Diba? Kasi dyan din kayo nahasa. Huwag yung tanggihin yung mga laban kasi nahasa kayo magsulat lalo. Tuloy natin. Gapang! Eh kaya lang naman lumuhod mga tala, wala na sa kalakasan. Kaya nagka-spotlight ang isang yan. Gamo-gamo nga naman. Kasi yung light na tinatapatan ay yung light na magaan. Title ng album niyang Panalo Ka Sa. Ang ganda ng ganda ng pagka-wordplay niya, yung light na tinatapakan niya, yung light na magaan, sabi niya ganun. Yung light ilaw, pero yung light yung magaan na salita kasi may light at saka may heavy, 'di ba? Very light magaan. Tuloy natin. Abay akmang-akma nga sa kanya kasi pag sigurado na panalo dun lang siya kumakasa. Kaya tangina ka! Walang problema din doon. Ano talaga tong gagong to? Guys, wala naman din problema doon eh. You know, sometimes you have to choose your own game. Kailangan mo lumaban kung sa tingin mo mananalo ka. Parang sa kahit saan naman yun na applicable eh. Pero sa tingin ko, very given yung words na yun. Hindi ko nakikita na yun yung pinaka mabigat na punches. Tuloy natin. O mahihina lang nakakalaban niya. Mapagkumbaba. Lakasin ko nga yung volume. Kampiyon ng mga tao, oh. Rasista sa kababayan niya. So doon lang siya kumakasa. Okay. Kaya tangina ka! Undefeated pa talaga tong gagong to. O mahihina lang nakakalaban niya. Mapagkumbabang kampiyon ng mga tao, oh. Rasista sa kababayan niya. Wala kang pinakitang totoo. Kaya ngayon na... Hindi rasista yun eh. May proper words dun, discrimination. Na dinidiscriminate niyong kapwa nila. May ganun talaga. Pero kasi guys, I'm sorry ah, kung like kong in-explain to. Kasi may mga bagay kasi na kailangan natin explain para malinawan yung pag-isip ng mga tao. Kasi minsan gumagamit tayo ng words na para ma-convince yung tao. Pero yung ginagamit nating words, medyo may mali. Kasi pag in-explain natin, very important na malinawan yung mga tao. Para next time, may matutunan yung iba. Especially sa ganyan, you know, like discrimination is very big deal. Ganun pa man, lahat tayo may nature na tumingin ng maganda at pangit, di ba? Mention, may mapupunan natin yung pangit kasi mas outstanding yung pangit na behavior kaysa sa mga good behavior. Kaya minsan napapansin natin yun kaagad. You know? So kahit gano'n pakabuti yung ginawa ng isang tao, may magawa lang siya na konting kamalian, konting hindi maganda sa paningin, sinisiraan kaagad natin o sinisita agad natin. Tuloy natin. Nakarma ka nang dahil sa PSP Ginoo, nagpakilala ka! Okay. Time. Big props dun kay J Black. Round 1, Mot! Let's go! Maganda yung ginawa ni J Black, but I think, you know, mabilis ma-anticipate. Tuloy natin. Yo! Ba't nagagasin mo? Ringat niya yung laban ko kay Fangs. Lumalapit sabay angil ng angil. Alam mong tinalo ko na yung Fangs, tapos sa akin ka pa nakipagpangil sa pangil. Okay. Tapos sabi mo, narinig ko, yung panalo ko hindi pa magkakaroon ng hangganan, bro. Totoo yung sinasabi mo, talagang mahihina mga nakakalaban ko. Bars, yeah. Gang! Yeah! Maayong gabi sa inyong tanan! Di ko na patatagalin to. Baliktara na agad yung tipong maaaning to. Simple lang. Huhulaan ko mga gagawin mo. Huhulaan mo mga gagawin ko. Kasi puro prediction po sa FB. Di mo malaman kung play safe o maagang reasoning. Minamaliit kanyang sarili, gusto underdog sa scene. Para kahit bumanat lang ng easy, mukhang magarbo yung dating. Yan ang strategy niya bilang MC. Puta, mind conditioning.
Maganda rin yun, kasi ginamit niya yung mind conditioning bilang isang ano verse niya. Kasi parang in-expose niya na kagad si J-Block. Pero may proper na paggamit talaga sa mind conditioning. Ang mind conditioning, guys, ginagamit yan para itrain yung utak natin sa dapat nating gawin. You know, for example, ginamit niya mind conditioning para sabihin sa mga tao na ganito yung mangyayari, na may ganito na. Pero yung mind conditioning talaga, guys, eh, yung tipo na bago ka mag-start magluto o bago ka mag-start mag-perform, pinapractice mo na sa isip mo na nagpe-perform ka. So, yun yung mind conditioning doon. Yung pinapractice mo na sa isip mo na nagpa-practice ka na ngayon o pinapractice mo na yung speech mo para pagdating mo doon, ano ka na, condition ka na. Parang sa boxing, ano mo na, kinocondition mo na yung katawan mo. Ganon din sa pag-iisip ng tao. Ang mind conditioning sa pag-iisip ng tao, yung parang tinetrain mo sila na, for example, sa North Korea, palaging pinapanood nila yung si Kim Jong-un, laging yung thoughts na yon, mind conditioning yon, yung paulit-ulit na ganun para i-train yung pag-iisip nila na yun lang yung information na dapat nilang pagbatayan. Tuloy tayo doon. Magandang ano yun, magandang nilabas ni Mot. Puro paawa mga hirit, putang inang to, sinali lang daw siya para may taga-benta ng ticket, di buti alam mo. Kasi wow. Nung nalaman niyang sa UBEC magkaka-PSP hala, yung isip sinara, lumipad agad pa Maynila, pumirma ng kontrata para masingit si tanga. Pagbalik, imbis na pera, goma-gomang ticket yung dala. Yung akala niyang mataas na TF, ticket fee pala. Tanginang TF yan, commission base. Para lang makabattle, pumatol, todo hassle si idol. Ang masakit, hirap ka na nga mag-isip ng quotable, may quota ka pang hinahabol. Wow, bars! Bigyan natin ng portion. Kasi sinabi niya, hirap ka na nga mag-isip ng quotable, yung pwedeng matandaan, tapos meron ka pang quota na hinahabol. Wala ka na nga quotable na sinasabi, pero meron ka pang quota ang hinahabol. Ang ganda ng pagka-deliver doon. Very good. Nakita ko lang yung diction niya at saka yung stage presence niya parang si Looney. Tuloy natin. Abang kami! Inimbitahan para sa battle, talagang sagbangan parang hayop. Mm. Yung PSP namin, pangil sa pangil, ikaw, para sa papasok. Mm. Kasi tayo naman, sa roster ng matira mayaman, halatang pinalit lang to kay Apex para tipid yung budget. Mm. Lahat pwedeng ipambato habang ito pang side bet. Pagdating din sa letrahan, lahat may hype yung talent, kilala sa skills o style set. Sa daming pangalan, J-Block, iyo lang yung silent. O J-Block, bars. Bars yun. Kasi sa J-Block niya na pangalan, yung E at saka U, silent. Kasi hindi yun nagagamit. Kasi yung Block, B-L-A-Q na kagad. So parang nag-stop na dun yung words, pero dinagdagan niya ng U-A para meron karoon ng, ano, ng, hindi ko alam para saan yun, pero silent. Tuloy natin. Ganda ng pag-aagawa dun. Very, very witty. Ah, basta pagtapos ko kay Sayad, tanong nila sino na sunod. Nung sinabi kong si J-Block, walang interest na malugod. Ang napapansin ko lang, hindi nagbibigay ng crowd reaction yung mga tao sa ginagawa ni Mot. Di ko alam kung naiintindihan nila, nagigets nila, o very choreographed na dapat kayla. Kasi nagsasalita si J-Block, nag-aano sila eh, nagre-response sila. Pero ang gaganda ng mga binibitawan ni Mot, pero hindi siya nakakakuha ng crowd reaction. Doon ako nagtataka. Ang ganda nun eh, kasi ako nakuha ko kaagad eh. Jay, maganda na yung pagkakagawa niya. O, maybe ako lang. Tuloy natin. Nag-kampiyon ka na't lahat, parang di ka pa rin na panu-budget. Lahat pwedeng ipambato habang ito pang side bet. Pagdating din sa letrahan, lahat may hype yung talent, kilala sa skills o style set. Sa daming pangalan, J-Block, iyo lang yung silent. O J-Block, iyo. Ganda nun. Very direct. Basta pagtapos ko kay Sayad, tanong nila sino na sunod. Nung sinabi kong si J-Block, walang interest na malugod. Nagkampiyon ka na't lahat, parang di ka pa rin na panood. May JBL na sa alias, hindi pa rin JBL. Sa matunog. Bars! Ang galing. JBL, uri ng speaker yun eh. JBL, hindi ka pa rin matunog. Kasi yung JBL speaker yun eh. Very, very well known na ano, very crafty yung pagkakagawa doon ni Mot. Very profound. Ganda na na. May JBL. Pinag-aralan si J-Block. Sinabi kong si J-Block, walang interest na malugod. Nagkampiyon ka na't lahat, parang di ka pa rin na panood. Wow. May JBL na sa alias, hindi pa rin siya matunog. Bars.
Oo, 2021 champion tong ugo. Kaya nagfeeling panalay. Wala namang respeto at pagkilalang tinangay. Pagtapos mag-champion, epic. Naging nobody na si Bay. Parang Sebastian lang tong JB. Kasi yung hype niya nung pandemic, bigla rin namatay. Wow, Sebastian. Oh, baka mag... Hindi ko kilala yung Sebastian, pero mukhang pag nakilala mo yan, magiging punch lang siya, JB, Sebastian. Rebat! Biglang makaisip ng vengeance. Di ako si JB Sebastian. Ako si Jaguar. Big P sa Cebu ang i-a-assume niyang resemblance. Pwes papaalala ko lang ulit. Tagabenta ka lang ng ticket. Tagahakot attendance. Mm. Imbis na Jaguar, baka gwardya. Doon ka nakatoka sa entrance. Wow. At sa labas. Jaguar, gwardya. Wow. Jaguar, gwardya. Wow. Parang binaliktad na Jaguar at saka gwardya. Tumatatak yung mga sinasabi ni Mot. Nang battle rap, isa ka lang mahinang uri na makata. Kampiyon na wala man lang, kantang naiukit yan sa masa. Kaya sa pangalan mong dala, isipin mong mabuti at mahiya ka. Naturingan kang JB, pero sa music, di ka kilala. Wow. Tas kay Marshall Bonifacio na bodybag pa lately. Ganda din, ako, naturingan kang JB, pero sa music, di ka kilala. Kasi ang daming JB sa ano sa music, eh. Justin Bieber, Justin ano. Dami rin JB sa ano, music industry. Anong nanliit tong JB? Mong dala, isipin mong mabuti at mahiya ka. Naturingan kang JB, pero sa music di ka kilala. Tas kay Marshall Bonifacio na bodybag pa lately. Lalong nanliit tong JB. Wala na ngang music, wala rin gig, hindi pa umubra sa MB. Pero ika nga ni Iho, pwede manalo kahit sino. Wala yung biro bagamat. Di rin lahat ng nananalo nagiging tipong alamat. Tulad mong may titulo pero hindi nga bumakat. Kinalimutan na agad. Ginagamit mo na lang yung salitang puso ng kampiyon kasi alam mong sa isip nila hindi ka tumatak. Mas! Kaya ang estratehiya... Putsang ana. Kaya sinasayang yung puso ng kampiyon kasi sa isip nila hindi ka tumatak. Nonsense yun. Kung hindi ka tumatak sa isip nila, kasi ang feelings natin, makukuha natin yun through... Ano eh... pag nagpa-function yung utak natin ng matino eh. Diba? Kasi kung tumatatak yung sinasabi, nagkakaroon ka ng feelings towards dun sa idea na yun. Kasi ang tao, guys, namamatay, pero yung idea, hindi. Diba? Kaya yung idea, hanggang ngayon, galing sa mga historian natin, galing sa mga heroes natin, sa mga inventors natin, tandaan nyo palagi na yung tao namamatay, pero yung idea ng isang tao, hindi namamatay yun. Forever yun. Ang laking bagay ng binanggit dun mo. Very profound, very witty, very unique. Kasi hindi ka tumatak. Laking bagay nun, guys. Iya, magpakababa, pampaawa. Wow. Nagamit mo na lang yung salitang puso ng kampiyon kasi alam mong sa isip nila hindi ka tumatak. Bars. Kaya ang estratehiya, magpakababa. Kasi guys, yung puso, walang ano yan, guys eh. Pagdating sa gera, hindi rin masyadong nagagamit yan. Kasi kahit sa gera, may tactician eh. Diba? Ang puso, magagamit mo na lang yon para magstay ka, para lumaban ka, pero at the end of the day, it's battle of a fucking mind, you know. Kasi kahit gaano ka pa ka heartfelt makipaglaban, kung putya ka mag-isa ka na lang, tapos 1,000,000 kalaban mo, you know, hindi mamatay ka ng may honor, pero you're still dead, you know. Kasi at the end of the day, sa laban, utak talaga ginagamit. Tuloy natin, guys. Pampaawa para yung sulat, maapuyan, makagulat at paboran. Yan ang puso ng kampiyon na may utak ng talunan. Bars. Ang galing ng rhyme scheme niya kasi ginagamit mo na lang yung puso tapos ginamit niya pa sa pang close ending niya yung puso ng ano, utak ng talunan. Ganun. Sa tingin ko sa round 1, bibigay ko kay Mot kasi ang dami niyang tumatak na linya tapos sunod-sunod yung direkta niyang atake. Although tumatak yung batik-batik at saka yung drip, I think Mot got the first round. Very precise. Ang ganda ng mga linya niya doon. Pinag-isipan, very orchestrated. You know? At saka sa tingin ko, obvious naman, Mot kagad number 1. Hindi ko lang medyo na-feel yung crowd na parang na-appreciate niya yung ginagawa ni Mot. I think nagtotoward sila dun sa more energetic na ginagawa ni J Black. Kasi si Mot, medyo ano siya eh, tawag dito,
very, tawag dito, technical, nandun lang siya. Si J Black talaga eh, parang pinaghaharian niya yung ano. So nakikita ko yung performance wise na ginagawa ni J Black, but I think it's not enough. Binigay ko kay Mot yung first round. Tuloy natin guys. Round 2! Ang kulit ni Badang, J Black. Let's go! Pangina! Akala ko mabibis mode. Wala pa rin akong lupit na nakita. Naghahabot ng kota. Pangina, pasalamat ka. Ang tawag dyan, partida. Pangilang to, napakahambugero. Siya daw naghahakot. Merong syntax si J Black pag nag-iisip siya. Tsaka meron siyang mannerism na pag nag-iisip siya, pumipikit siya ng marami. Tuloy natin. Kasi meron siyang behavior dito na napansin ko eh, na pag meron siyang iniisip, nagmamadali siya, kumukurap siya ng marami. Very obvious tingnan ninyo. Nakakatawa si J Black. Akala ko mabibeast mode. Wala pa rin akong lupit na nakita. Okay. Naghahabot ng kota. Tangina. Pasalamat ka. Tawag dyan, partida. Partida, okay. Tanginang to, napakahambugero. Siya daw naghahakot ng atensyon eh. Bumenta nga lang yung ticket nung na-upload yung battle namin ni Pistolero. Okay. Tangina, ang daming bumili sa akin dyan, oh. Putang yan, mahilaman. Okay. Marami ang nag-aabang. Paano kita i-dissect ngayon? Okay. Yung estilo niya na baliktaran, isa din ako sa nabibilib doon. At dahil na-addict kayo at naging obligado siya, pinipilit niya na lang talagang gawin yon. Malakas ba na estilo? Oo. Kaso ang tanong, kung effective pa rin ba hanggang ngayon? Kung nakilala ka lang bilang nagbabaliktad ng salita, habang ako nakilala bilang nagbabaliktad ng sitwasyon! Okay. Maganda rin yun na, burst din yun na, pero kasi kinumperan niya yung pagbabaliktad ng salita at yung pagbabaliktad ng sitwasyon. Kasi yung salita, words lang yun eh. Pero yung sitwasyon, it's a big deal, big thing. Pero gusto ko lang, syempre, at the end of the day, correct ko lang din yung part na yan. Kasi yung style mo yun. You know, kung doon ka nakilala, you know, no problem. Wala problema doon eh. Pero kasi, 'di ba, mayroong mga tao na pinupush na kailangan magbago ka. Pero I mean, sometimes you gotta follow your heart kung ano yung gusto mo sa style mo na para sa iyo, you know. One day hindi naman masama mag-try ng bago, pero kung ano talaga yung trip mo na style, doon ka. Kasi doon ka masaya, eh. You know. At the end of the day, what you want in your life is good. Kung ano yung magpapasaya sa iyo na magiging content ka, magiging happy ka, yung fulfillment ng puso mo yung gagawin mo. Diba? Doon lang yun. Masatisfied ka. Hindi yung kailangan masatisfied yung ibang tao. Pag yung will mo ay masatisfy yung ibang tao, then do it for the sake of that. Pero pag ang idea mo ay masatisfy yung sarili mo, diba? Katulad marami nagdo-drawing kasi gusto nila masatisfy yung sarili nila, then doon tayo. Tuloy tayo. Pero napaganda nung binibigay ko yun kay J Black yung idea na yung kasi ang gandang konsepto nun eh, malaki yung sitwasyon binabaliktad. So tingin ko malakas yun. Ano? Para lang maibalik siya sa mapa at maihype ulit, ginawang scripted yung interview namin. O bakit di totoo, boss? O pakyo kayo kung di kayo aamin. Slap! Sabihin mo patay, sasagutin ni Mot niyang yatap. Para lang ma-hype ulit yung estilo niya, pinagmukha wow. Akong tanga. Puta, sa flip top, hindi tayo ginaganto. Kung sa bagay, malaki na naihulog niya sa'yo. Ikaw si Mot, ang alkansya ni Pibus, halata naman sa biyak mo sa noo. Wow, bars. So parang in-expose niya yung ginagawa doon ng PSP. Tapos, ang ganda ng pagkakagawa ni J Black ay kasi parang in-expose niya yung sistema sa PSP and at the same time, pinakita niya na parang yung pagkatao ni Mot, low class. Kumbaga, sunod-sunuran ka lang, alkansya ka lang, mga ganun. Ang laking bagay nun kasi hindi lang tinira ni J Black yung sistema, pangkalahatan pa yon. So, that thing, you know, deserves some credit kasi very ballsy yung approach na yun. Tuloy natin. Para lang ma-hype ulit yung estilo niya, pinagmukha akong tanga. Pinagmukha. Puta, sa flip top, hindi tayo ginaganto. Exposed siya. Kung sa bagay, malaki na naihulog niya sa'yo. Ikaw si Mot, ang alkansya ni Pibus,
halata naman sa biyak mo sa noo. Ang ganda ng pagkakamot, ikaw simot. Sabi niya, ikaw simot. Ikaw, nasimot ka, nawala ka na. Pero at the same time, alkansya ka rin ni Pibos kasi may biyak ka sa noo. Kasi yung alkansya, pag ginagastos mo yun, pag kailangan mo nang gamitin, sinisimot mo yung alkansya. Kaya sinabi niya, ikaw simot. Diba? Pero ang ganda ng pagkakagawa din. Very connected lahat. Bars. Tingin nyo doon, brilliant idea! Kung matalino si Pibos, di niya tayo paghaharapin sa first round. Kung matalino si Pibos, di kanya pababadibag sa harap ng best crowd. Kung matalino si Pibos, di kanya papalapas sa bagong ako na malagrehound. At walang andi-andi-pipe dito. Parehas lang natin to na debut, kaya we're standing on the same ground. Okay. Gumawa ka ng kanta para sa mga nagsasabu. Gumawa siya ng album para sa mga nagsasabu. Pero di ka nagsasabu. So paano mo yun pinagsusulat? Okay lang naman yan. Guys, clarify ko lang ha. Kahit hindi ka nagsasabu, pag gumawa ka ng kanta sa mga nagsasabu, okay lang din. Kasi parang pinapakita mo yung... na parang ginagamit mo yung sarili mo bilang isang magandang ehemplo. Nagayahin niyo ako na hindi ako... pumunta dyan, even though marami mga tao na gusto akong dalhin dyan. Ibig sabihin yung power of personal decision ko. You know, natight ako sa decision ko, doon ako sa decision ko, na hindi ako pwedeng mahatak sa mga ganun. So, ibig sabihin, even though meron kang kantang ganun, gusto mong ipakita na kailangan nyo maging malakas tulad ko. You know, yun yung gusto mong iparating ni Mot doon, na parang ganun. Kasi very ano yan eh, very controversial pag ganyan yung usapan eh. Tuloy natin. Pero tignan natin yung setup ni Jay Black. Baka may gusto siyang sabihin. Para mamulat yung mga addict ay matagal na yung mulat na mulat. Di ko sinasabing magshabu kayo. Pero kung na, anong ma... Di ba? Di ko sinasabing magshabu kayo. Ang punto ko, mas dapat intindihin nyo sila. Hindi sila yung salarin. Lahat tayo addict rin. Yung kinaaadikan lang natin ng iba-iba. Mapara battle o kanta, para panalo ka sa kalaban mo akusahan mo na adik, di ba? Kaya hipokrito ka. Imbis na yung sistema kalabanin yung tinira mo mismo, yung biktima. Tol, mayroon kasing iba't iba ring tama yung pagkakasabi ni Jay Black. Pero ayoko lang din kasi konsentihin yung ganong klase ng ideolohiya kasi even though tama si Jay Black, meron pa ring loophole yun, you know. Kasi at the end of the day, kaya nga natin nire-rehab yung mga tao, ina-atake pa rin natin yung mga biktima sa ibang klase ng paraan, sa pag-aresto sa kanila, sa pag-rehab sa kanila, tapos sa pagtanggal ng mga kinaaadika nila, pag-atake pa rin kasi yun, guys. Eh. Mukha lang hindi, pero yun yung pag-atake doon sa bagay na yun. Kasi guys, tandaan ninyo, yung drugs na kasira ng bansa. Yun. Tuloy natin, guys. Kaiba kayo ng... So, para sa akin, hindi yun ganun kalakas kasi yung ideolohiya na yun, na paano niya pre-present, masyadong malalim yan eh, pero kailangan mo ng deeper thoughts pa para dyan eh. So, ang hirap niyan i-present sa madla pag ganyang klase ng bagay. Magtutunog water down. Yun, tuloy natin. Pinagdaanan sila sa kaliwa, ikaw sa kanan. Kaya wala kang karapatan para husgahan sila sa mga bagay na di mo pa nararanasan. Yan nga, tulad ng sinabi ko, may punto si Jay Black, pero at the same time, sa idea na yun kasi guys, hindi siya ganun kakonkreto. Kasi nga, pinapakita doon sa idea ni Mot sa kanta na yun na pag hindi ko naranasan magshabu kasi hindi ko pinasok yun. Meron akong lakas ng loob, self-control at kumpiyansa sa sarili na hindi ko na kailangan mag-drugs at kaya kong iwasan yung bagay na yun. At yung pag-iwas sa bagay na yun, power yun eh. Kapangyarihan yun bilang ikaw. So pag ikaw niyaya kita magshabu, ayaw mo, may kapangyarihan ka. Diba? Meron kang kakayanan, meron kang self-control. So ngayon, yung mga tao, dahil sa peer pressure, pag sinabihan sila, magshabu tayo, tapos pumayag sila, dahil mahina silang tao. Diba? Mabilis silang mahikayat, mabilis silang matukso, yun yung mga problema dun. So ngayon, pag inatake mo yun, pag nagsalita si Mot, gumawa ng kanta ng ganun, dun pinapakita na
bilang isang artist, ipakita mo rin na kailangan self, ano ka, dependable. Diba? Kaya mong maging independent sa sarili mo at kaya mong hindi pasukin yung mga bagay na masasama para hindi ka maging, ano, maging addict. Tuloy natin. Pero hindi ko sinasabing mali si Jay Black, but at the end of the day, yung idea kasi napakahirap niyan eh. Yung sinasabi ni Jay Black, very questionable din eh. Pero na-appreciate ko pa rin dahil sa tingin ko, the crowds loves it. You know, tuloy natin. Samantalang sa kanta mong Ginto, sinabi mong tumatanggi ka ng maayos, di ba? Kaya anong alam mo sa kalakaran kung di mo naman nasuot mga sapatos nila? Kasi nga may sasakyan na. Kaya kung san-san na pumaparada. Pero wala ka pa rin lisensya sa takbo ng gulong ng buhay sa kalsada. Mga haliging inaanay, mga buhay inaalay, nagbabato ng bato lang sa ganun may bumalik na tinapay, ano? Naging tulak yan, tulak ng kahirapan, sabi nga ni Balakid. Kaya bobo ka, alam mo bakit? Kasi liability mo na sa Cavite na dumadami na yung asset. Sarap mong lagyan sa ulo ng basket. Maganda rin yung liability mo na sa, ano sabi yung pagkakasabi niya rito, liability mo na yung ano? Asset! Bobo ka, alam mo bakit? Kasi liability mo na sa Cavite na dumadami na yung liability mo na sa Cavite na dumadami na yung asset. Yung mga asset kasi parang sinasabi na asset na nagkakalat siguro ng mga ano, ng mga drugs, mga ganyan-ganyan. Tapos parang nagiging problema na siya. Liability, parang pinaglalaanan mo na siya eh. Parang ganun. Parang problema na rin, liability. Kasi merong asset at liability. Ginamit niyang idea niya. Yung asset, yung nagbibigay sa'yo ng pera. Yung liability, yung pinaglalaanan mo. So, yun yung pagkakasabi ni Jay Black. Tuloy natin. Asset! Sarap mong lagyan sa ulo ng basket. Sabay iwanan bangkay mo sa street. Tupak makapili, rapper na preacher, kaso nga lang din snitch. Maraming galit sa mga kumakain. Sabi niya, tupak makapili, tapos snitch. Parang sinabi niya, preacher daw siya pero snitch ka. Kumbaga, nagsasabi ka ng mga dapat gawin pero tumuturo ka ng mga tao na ano, snitch. Alam niya na yung meaning ng snitch guys eh. So, na-appreciate yung ginawa ni Jay Black doon. Kanta ng adik. Kaya di malabong bumulagta ka ngayon dito sa pangil. Kasi nasa Cebu ka, maraming nanonood dyan na parok sa pasil. Bog-bog! Kinain tong kamao, ikay mawawalan ng kamalayan. Tsak inabot mong usapan hand to hand. Ikay magiging kawalan, kahit tingin nila ikaw yung stronger. Pagkatapos kong mag-punch, sunod yung void, tang ina, mali yung order. Okay. Ikay nasa upper, cut ng under, dog, last pa sa ranking. Ang ganda na pag-aagawa din yun eh. Punch kasi ginamit niya yung pag-order ka ng pagkain mo sa Jollibee, McDonald's o kahit saan, o kahit mga damit. Pinapunch kasi yun eh. Pag pinapunch yung ano mo, ticket mo o resibo mo, you know, minsan para i-present yung order. So, minsan pag mali, mas sinasabi niya yung order daw mali. Yung place, knockout pa rin yung undefeated, tanking yung stronger. Pagkatapos kung mag-punch, sunod yung void, tang ina, mali yung order. Ikay nasa upper, cut ng under, dog, last pa sa ranking yung place. Knockout pa rin yung undefeated na MVP, Michael Venom Page. Kainin mo tong mga naipon ko na rage. Kahit magtawag ng enforcer, tsakulata. Well, snitches get stitches. At yun ang batas na kalsada. Pasalamat ka nalang amigo na nagkaharap na tayo dito. Ngayon nasaksihan nila mga testigo na kaya ka nalang talunin na kung sino. Nasa sayo na yan kung papalaguin mo pa yung inaalaga ang 13-0. Kung yan na lang ang may pagmamalaki mo mismo, ba't di ka na lang magretiro? Maganda rin yun ha, kasi yung ending niya yung parang sinasabi, 13-0 ka na, parang si Mayweather, parang. Na-appreciate ko yun, pero ang haba ng setup ni Jay Black, tapos nandun lang siya, nag-stick lang siya sa isang topic, sa isang tema, which is
you know, addict. Napakahaba ng setup niya doon. So, naintindihan ko kung medyo na nakaka-boring yung part niya. But na-appreciate ko pa rin yung energy. Tuloy natin. Haba ng round 2. Round 2, Mott! Let's go! 40 minutes na tayo, guys. Yo! Kung pinakinggan mo, yo! Kung pinakinggan mo talaga mga kanta ko, alam mo dapat na nagmamalasakit ako. Yep. Kasi ako'y galing din ilalim. Pero sige, ako na yung may panalo ka sa total. Makakatikim ka sa akin. Sa mga di nakakaalam, galing na ako dito noong Disyembre. Rapolo, Turbo Hectic, Connection 4, tanda pa? Headliner mo, tat 6th Street, tas nung si Jomar, di kasama. Tas laging tinitira si Apex, ginawang competitor sa Barra. Ikaw nga sa sarili niyong hometown event, kahit sa Manimore, wala ka. Kung ganun bilang kampiyon, parang wala kang ang kwenta. Ang masakit, papunyeta. Balita ko, kahit sa tiket, di ka pinayagan magbenta. Wow. Tang inayawa! Ha, ha, ha! Gagi kawawa, may nalalaman pang ra-ra-ra, tas di siya niyaya. Sa sariling lugar, OP, wala man lang booking na tinamo, yung pagka-champion mo, Orny, huwag kang assuming tang ina mo. Purkit dark horse attorney, maangas yung story, wala yan sa narating o nilayo. Di mo masasabing maganda yung journey kung ang pangit ng touring nila sa'yo. Ooh, ganda din yun, ha? Sabi niya ganun. Ang dami niyang multis doon. Parang sabi niya, dark horse ka sa tournament na to, pero kahit champion ka, kahit gano'n pakalayo narating mo, kung hindi maganda yung touring sa'yo, parang wala ka rin kasi ang pinapakita doon, dito sa mismong lugar mo, J-Block, wala kang walang rumerespeto sa'yo, basura ka lang. Yun yung sinasabi ni Mott. Very direct yun, pero hindi, mukhang hindi yata naintindihan ng mga crowd. Tignan natin ha. Ina mo, purkit dark horse sa tourney, maangas yung story, wala yan sa narating o nilayo. Mm-hmm. Di mo masasabing maganda yung journey kung ang pangit ng touring nila sa'yo. Bars, putang ano, sakit nun. So, yung ginawa ni J-Block kanina, parang binaba niya yung pagkatao ni Mott dahil dun sa pag-expose niya kay, ano, kay Phoebus at saka kay Mott. Pero dito, parang sinabi niya, wala ang kwentang individual dito sa lugar ninyo. Tae ka lang talaga. Di ka pinapansin. Zero ka, olats. Zero ka. Yun yung pagkakasabi ni Mott. Medyo may kasakitan din yun kasi very personal yun eh. Tuloy natin. Di kung ang pangit ng touring nila sa'yo. Tas pinatato pa sa balat yung samahan nila, aba. Para kang nag-aksaya. Isipin mo yun, kampiyon pa ng Luzon, inimbita at pinababa. Ngayon, paano ka uubra? Kung sa sarili niyong ganap, di ka man lang inabala. Hindi ka pa nakadama. Yung mga kasama mong Bisaya, sa Tagalog pa naghanap para lang sabihing asa ka. Wow, putsang ana, pinipersonal siya dun. Kasi yung sinasabi, kahit champion ka, naghahanap pa sila ng champion para lang magkaroon ka ng... Medyo masakit yung sinasabi dito ni Mott. Di ko alam pa paano si J-Block makaka-atake dyan kasi ang ganda na pagkakasabi din dito ni Mott eh. Kasama mong Bisaya sa Tagalog pa naghanap para ay, no? Lang sabihing asa ka. Oh, di ba? Kasi parang sinasabi dito ni Mott na parang nandito ka na nga sa hometown mo pero hindi ka nila binibigyan ng pinag-aaksayahan ng panahon kasi wala kang value. Wala ang kwenta. So kahit para lang magkaroon ka ng value, kailangan ka pang itapat sa merong narating, sa mas champion pa sa'yo, sa mas may pangalan pa sa'yo. So yung bagay na yun, ang laki nun kasi pinapakita ni Mott yung difference nila sa value at saka yung kakayanan nila. Diba? Kakayanan nila yung value and at the same time yung influence. Napakalakas ng influence ni Mott at saka yung taas ng narating. Kumbaga, marami ng meaning kagad yun. Yung sinasabi dito ni Mott. Kasi... Bitat pinababa! Ngayon, paano ka uubra? Kung sa sarili niyong ganap, di ka man lang inabala. Inabala. Hindi ka pa nakadama. Yung mga kasama mong Bisaya sa Tagalog pa naghanap para lang sabihing asa ka. Wow. Pero baka nga abala. Kasi may bagong pauso to si J-Block. Pansin nyo ba? Wala na yung panghudlom niya na get up. Kala mo laki ng pinagbago nung natuto magpa-haircut. Yung karakter ni Gago biglang naging good boy na air pat. Pero bilang kapo-ama,
talaga namang nakakatuwa. Kadalasan sa battle, yung anak ina-angle, dama mo yung pag-aaruga. Na, pag napanood mo to, sana proud ka sa akin. At ang mas nakakaluha, a few moments later, bigla mong i-coconnect sa bars na nagsasabu ka. O, di ba? Ina-angle niya, nagsasabu siya. Ang galing mo, brother! Ang talinong father! Pangarap niya yata sa maliit niya na supling lumaking supplier. Oh. Shit! Pero seryoso. Damn, dude. It's too much. Makita mo yung advance ng lyrical ability ni Mota at saka ng J-Block. Natabunan na kagad. Merong tumatak si J-Block, yung ano lang, yung Alcansha eh. Ganun eh. Alcansha ka ni Phoebus. Pero dito, direkto. Pinersonal siya dito ni Mot. Ang hirap yan. Mahirap yung ganitong laban. Kasi ako na medyo naiilang ako sa sinasabi ni Mot eh. Kasi very direct yung ginagawa ni Mot. Father! Ang talinong father! Pangarap niya yata sa maliit niya na supling lumaking supplier. Wow. Shit. Genes pa. Siyempre, genetically yun eh. Tsaka yung hereditary na ano. Parang tinitira na yung... Di ka lang niya ina-attack, ina-attack pa niya yung pamilya mo. Sobrang disrespectful din yun kasi. Oh, pero seryoso, joking aside. Paano pag yung anak mo nag-mature na sa life? Bigla ang magtanong sa mahal mo na wife. Ma, tatay ko pala si J-Block. E ba't ang lakas niya mag-whites? O ngayon, tumitig ka. Di naman sa dumidikta. Pero kung usapang pagpapakaama, dapat lang committed ka. Hindi yung mas committed ka. Mag-ingat sa bawat sasabihin, baka pati mali manahin. Responsibilidad sa pag-iisip ang mahigpit aralin. Kung sa edad lang susumahin, nakahihigit ka sa atin. Pero Father Time is undefeated, mas makinig ka sa akin. Kaya bago ko matapos, i-recap natin tong round 2 para sa plot ng story mo. Bilang champ, hindi ka icon at sa pagiging ama ang phony mo. Yung dalawang angle, umaayon sa nagets mo yung logic, bro. Talagang hindi ka irerespeto bilang champion kundi mo nga ma-handle ng maayos yung trophy mo. Wow, double meaning din yun. Trophy mo, yung anak mo, at saka yung katayuan mo sa buhay. Pero sa akin, ibibigay ko yung round na to para kay Mot din. Kasi, although merong binigay na binitawan na tumatak na linya tong si Mot tungkol doon sa Alcansha, medyo nakalimutan ko na lahat eh dahil nga very tawag dito uncomfortable yung mga sinasabi ni Mot kasi nga very direct yun at very personal, so very uncomfortable siya. So sa akin, para sa akin masakit din yun dahil at yun yung nag-edge doon sa bagay na yun. Kasi although may punchline na tumatak si J-Block, yung uncomfortableness, hindi ko naman pwedeng i-disregard yun, diba? Kasi very uncomfortable yung ginagawa ni Mot na kasama yun sa puntos. Diba? Uncomfortable kasi nga puntos yun. Nakakailang na sinasabi yun ni Mot kasi direkta yung pag-atake kay J-Block at sa pamilya niya, especially sa anak niya din, diba? So, very magandang pagkakasulat yun, yung very technical at very profound, you know. So, para sa akin, yung second round, bigay ko kay Mot, although hindi lang ganun ka, tawag dito, ka-creative yung ginawa niyang, ano, kasi hindi siya gumamit ng kakaibang mga punchline na para makikita natin sa ginagawa ni Sak Maestro. Pero dahil effective yung mga personals niya, para sa akin, masakit yun. So, bibigay ko kay Mot yung round 2. So, sa tingin ko, first round and second round, panalo na kagad si Mot. Kasi, makikita nyo naman eh, pwede nyo naman i-replay ulit, pwede nyo ngayon, ano. Sa energy-wise, mas malakas yung ginagawa ni J-Block na, ano eh, na sinasabi niya, but at the end of the day, Mot got the edge. Tuloy natin, guys. Bonus na lang yung third round. Siguro. Round 3, J-Block, let's go! Tagina, Mot, naubusan ka na ba? Ha? Wala na ba? Ha? Tanginang to? Pag ito nanalo pa, putangina nyo. Oh, usapang anak. Sige, ganahan ka.
Napanood nyo yung Fast Money Round, this is Family Feud? Sabi ni Ding Dong, oh, handa na ba kayo sa makapigil hininga na Fast Money? Sa tingin ko, kaya siguro ano, ang ganda rin ang ginawa doon ni Jay Black eh, kasi parang yung confident niya, pwede maka-apekto yun sa mga judging eh. I could be wrong, pwedeng manalo si Jay Black talaga. Kasi yung sa ginawa niya, naka-apekto yun kahit ako eh. Kasi ang binoboto ko na ngayon, si Mot eh. Pero dahil sa ginawa niya, parang nireminis ko yung mga sinabi ni Jay Black. Meron ba siyang sinabi na tumatak na pwedeng tumatak doon kay, tumalo doon kay Mot? Binalikan ko, tapos nung nagsalita na ulit si Jay Black, na-realize ko na, si Mot talaga. Round 1 and round 2. Pero ang galing ng ginawa niya doon, yung sinabi niya na, oh, pag ito nanalo pa talaga, nakaano yun, nakasting yun sa beliefs ko. Na dapat kung bakit pinanalo ko si Mot sa round 1 and round 2, pero ngayon binalikan ko, I think panalo si Mot. Tuloy natin. Sorry guys, sa sinabi ko lang kasi na-stun ako dun sa sinabi ni Jay Black. Napakaganda ng ginawa dun ni Jay Black. Tingnan mo. Tagina Mot, nauubusan ka na ba? Eh no. Ha? Wala na ba? Ha? Tanginang to. Pag ito nanalo pa, putang ina nyo. Eh no, ganda na pagkagawa niya dun eh. Kasi parang trinitin niya lahat ng taon. Parang na-stun ako dun to the point na kailangan kong isipin. Teka lang, binalikan ko yung mga sinabi ni Jay Black. Yung mga sinabi ba siya na kaya tumapat dun sa sinabi ni Mot. And pagka-refresh ko after 3 seconds, binalikan ko, wala na ako masyadong naalala. Aside from the sa alkansya. But other than that, Mot got 2 rounds. Try natin. Oh, sapang anak! Sige, ganahan ka. Mahusay yun. Big props. Napanood nyo yung Fast Money Round? This is a Family Feud? Hmm. Sabi ni Ding Dong, oh, handa na ba kayo sa makapigil hininga na Fast Money Round? 20 seconds on the clock, please. Pwede mo nang iwang mag-isa ang bata sa bahay pag ito ay blank years old na. Go. My God, 5 years old! Medyo bata-bata pa yan, pare ko. Habang si tatay nasa Family Feud, nagfi-feeling Post Malone, yung anak niyang 5 anyos, Macaulay, home alone. Damn! Kasi nga daw siya yung batang trumabaho ng 10 taon. Kaya yung anak niyang 5 taon, dapat may trabaho na ngayon. Okay. Pero hindi. Subconscious niya yon na lumitaw dala ng pagkakataon. Kasi kung susumahin yung mga chong, 2017, 2024, 5 taon na siyang kampiyon. At yung anak na yon personifikasyon ng pagiging irresponsabling MC mo at daddy. Flipped up dahilan kung ba't ka umani. Fans dumami. Pero nagawa mo pa rin iwanan yung 5 taong nagpabago ng buhay mo para lamang sa Fast Money. Fast Money! TF! Siyempre, mas malaki binayad sa putang inang to! Pero alam mo magkano inoffer niya sa akin para magpatalo sa'yo? Di mo alam? Di mo alam? Napakita lang ako na 70% ng lakas, kinabahan na siyang baka bumagsak at mamatay. Kasi nga daw sa finals, nakahanda na yung poster at ticket na pangalan yung ni Sixth Threat nakalagay. Wow! Bars! Ang ganda na pagkaagawa doon ni putang anong Jay Black. Very orchestrated yung pagkakasabi niya. Kung paano niya kinonek-konek yung lines. Di mo ba alam kung magkano in-offense para matalo ako dito? Kasi yung labang Mot at saka Sixth Threat nakasalang na. Wow! Galing! Fucking man, Jay Black. Wow, tuloy natin. Kasi ng mga nag-aantay para lang masabing sa pinagdamot ni Anigma na match up sila nagbigay. Wow. Nawala, kaso nawala ng tiwala investors mo, bay. Bilang businessman, natural lang naman na matakot siyang hindi dumating yung ROI. Wow, okay. ROI, royalty, TF, mga bagay na sa Facebook di dapat pinangangalandakan. At kahit kailan, hindi niya mapapantayan si Anigma na buong puso tayong inalagaan. Okay. Nakita mo yung sponsors? Siyempre, malaki bigayan.
tayo'y pinakinabangan. Kaya si Anigma ba yung nagdadamot ng match-ups? O kayo yung di kontento kahit sa patas na paraan niya kayo binabayaran? I mean, wala namang problema doon. Minsan kasi nagkaroon din ako ng tampo dyan kay Anigma kasi minumuran niya yung mga naglalabasan ng mga rap battle, rap scene dyan sa Pilipinas na parang gusto niya sila lang yung ano eh. Pero nagbago naman siya eh. So shoutout pa rin kay Anigma. Pero wag niyong salilinin na kailangan flip-top lang ang mamayagpag, na kailangan flip-top lang yung kilalanin. Hindi. Lahat ng Pilipino, ako na magsasabi, may karapatan kayo bumuo ng sarili ninyong rap battle league. Meron kayong karapatan bumuo ng sarili ninyong balagtasan, ano man. Kasi guys, it's freedom. May freedom kayo, may rights kayo. Hindi ko alam kung naalala ninyo, pero merong shoutout si Anigma before mag-start na ano na, you know, yung, sa mga gumagaya, minura niya. Pero sa akin, against ako dun eh. Kasi, I mean, dapat payabungin nyo pa yung ganun. Diba? Kasi tatlo na nga lang yung bagay na nagpapasaya sa mga Pilipino, basketball, you know, tapos rap battle, pagsasayaw, kanta, singing, mga ganyan. So sa tingin ko, malaking bagay yan. You know, kasi dyan napapag-connect-connect yung mga Pilipino. Eh. Tuloy natin. Gubatanan sa PSP. Ahunten! Di ba sinet kayo ni Sak Maestro? O ba't umatras ka sa laban? Sinungaling na, oh. O ba't umatras ka sa laban? Tingin mo, wala ka nang dapat patunayan o maliit lang bigayan. Sumali ka sa PSP kasi walang record na nasa pamantayan. O baka peke ka lang talaga kaya wala ka nang dapat patunayan. Si Six... I mean, wala namang problema dun. Guys, bakit niya ba lagi sinisita yung pera? Ano niyan eh, guys eh. Trabaho niyan eh. As an artist, guys. Kung saan yung malaki bigayan, pumunta kayo. I don't even care. Kasi kailangan nyo yan eh. Kasi yan yung pinakatrabaho nyo din eh. Bilang isang artist, kumita kayo ng pera. Diba? Walang problema dun. Huwag lang kayong magpagamit na parang, ano, na parang manipulado yung laro. Diba? Lumaban pa rin kayo ng patas. At sa nakikita ko naman, sumusulat naman ng patas si Mot. At yung ibang mga artist, dahil nabibigay talaga sila ng hirap ng pagsusulat nila. At yung kakayanan para mag-isip, mahirap gawin yun guys eh. It takes time. So, kung makita na, kung mayroon nang sumusuri ng laban ninyo, eh, kaya may mga judges naman talaga, may mga judges. So, pag nakita nila na, talagang pinaghirapan, deserve nila yung ganitong klase ng pera, deserve nila yun guys. Huwag yung pag-usapan yung pera guys, bakit yung pinag-uusapan yan? Ano nyo yan eh, laro nyo yan eh. May pera talaga dyan, sugal na yan, regardless kahit anong gawin ninyo, may pera talaga dyan. Yung talent feeling niyo sugal na rin 'yun eh. Everything, kailangan 'yun eh. Anything na involve yung pera. You know, sinusugal mo yung buhay mo, yung oras mo para kumita ka ng pera. Sinusugal mo yung utak mo para kumita ka rin ng pera, 'di ba? Ganun lang 'yun, depende din sa perception at perspektiba ng tao. Tuloy natin, guys. Pero at the end of the day, bilang isang artist, kailangan niyo talaga 'yan eh. Kung sino yung malaking bigay, parang trabaho, 'di ba? Hindi naman ako tatanggap eh kung yung ibang therapist dito naniningil ng $20 per hour eh baka yung kakayanan nila para mag-handle ng client nila hindi ganoon kagaling kasi ako mahal ako maningil through nasa $600 to $700 ako per hour. 'Di ba? Depende pa rin sa kaso, rape, trauma, you know, Alzheimer, mga ganyan, o 'di ba? 'Yun, may behavior, mayroong addiction, kalalabas lang ng kulungan, mga ganyan, 'di ba? Mayroong baga tawag dito, personal disorder, mga ganyan, mayroong iba nakaka-start lang $20 lang sila maningil, $60 lang sila habang lumalaki yung experience nila, lumalaki din yung talent fee nila. Diba? Lumalaki din yung oras nila. Meron mga tao rito na 3 years na nagba-barber shop, tapos all of a sudden, naggupit ng artista, biglang lumaki na yung talent fee kagad nila. Yung skills nila sa pagbabarbero. Yung paggupit ng buhok, biglang naging $10,000 na, ba't mo ko sisingilin ng $10,000 na kaya ko na magpagupit dito, tapos $10 lang ang bayad. Hindi na kasi, because yung mga kliyente nila, ibang dimension na din. Ganun na rin kayo. Depende na rin yung skills na binibigay ninyo, yung pangalan ninyo, yung influence na ninyo, at kalagayan ninyo, at katayuan ninyo sa buhay, nakaka-apekto yun sa kikitain ninyo. Diba? Eh bakit mo, sa tingin nyo ba, pagrarapin nyo dyan si Kuya Drew? Diba? Mamumroblema kayo dun. Kailangan bayaran nyo ng million yun pag bagrarapin nyo dyan. Diba?
Diba? Pag ang laka ng talent Finon, magpe-perform nga lang, ang laka ng talent Finon eh. Diba? Eh, hindi mo pwedeng i-compare. Siyempre, maghahanap din sila doon dahil ano nyo yan, laro nyo yan eh. Trabaho nyo na rin yan eh. Bilang isang artist, huwag kayo mag-complain sa pera. Kung ganito lang bigay sa'yo, eh baka ganun lang yung value mo. Galingan mo kasi. Magsipagan mo, mag-aral ka, mag-research ka, manood ka, magpa-inspire ka para mas lalo kang gumaling. So kung binabayaran ng ganong kalaki yung isang tao, ganito yung offer sa kanila, kuhain mo. Bakit? Kasi nakikita nila yung potential mo at value mo bilang isang artist, di ba? Yung bagay na yun, hindi malino sa ibang mga tao. Kaya, ba't kino-question ninyo yung perang bigayan? Eh, ganun talaga guys eh. Eh, baka mahina ka o hindi ka. Para sa akin, ganun yun eh. Importante guys na makita ninyo kung bakit ganun. Yun yung idea doon na minsan na hindi nakikita ng mga tao na kailangan fair ng mga, hindi, guys, walang fair sa mundo. Hindi, huwag kayong mag-ano doon, huwag kayong mag-stay doon sa idea na yun na kailangan patas, parehas tayo na, hindi. Diba? Ganun talaga guys eh, depende sa skills mo, kakayanan mo. Diba? Alam niyo yung story nung tungkol sa barko? Merong barko, merong tren, yung parang tren o barko yun eh. Tapos, yung tren ayaw gumana. So, nag-invite sila ng isang tao doon, inhinyero. Tapos, pinasuri nila. Diba? Tapos, yung inhinyero na yun, tinawagan nila, hindi nila mapa-under yung train. Sabi nila, paano papa-under yun ito? Paki-check nga. 20 minutes lang, 10 minutes lang yung ginugol ng inhinyero. Tinignan niya lang. Kumuha lang siya ng hammer, tapos may pinalo lang siya. Tapos, umander na yung train. Tapos, siningil siya, o ano, 200,000 o 20,000 para sa pag-aayos ng trend. Tapos ang sabi ng may-ari, baka sisingilin mo ko ng 20,000, eh pinalo mo lang yun. Diba? Yung knowledge para hanapin yung problema dun sa trend, 20,000. Yung effort para ilagay, ganun yung paluin yun. Diba? Ganun yung, ano lang yun, parang yung effort, wala, libre lang, diba? Pero yung hanapin, yung, diba, yung parang magdo-drawing, yung mga nagpipinta. 'Di ba? Gumugol sila ng taon. Taon 'yun. Makikita mo yung painting, putang ina, very realistic. Tapos singan sa iyo, ano, nasa 500,000. Ba't 500,000? Pinta lang naman ka. Hindi lahat ng tao marunong magpinta. Yung idea ng paglapat ng tamang lighting, tamang shadow, yung tamang palette, tamang texture. Ang dami nun, guys. Eh. Ang dami sinasaalang-alang. Ganun din sa pagrarap. Ang dami sinasaalang-alang. Kailangan sa mga battle nyo, may multis na, completos Ricardos, meron ng, may metaphor, may double meaning, may double entendre pa. Diba? Meron pang, may kailangan, may kanya-kanya pang mga estilo, may ganun-ganun guys eh. Alam nyo na yun dapat. So, huwag nyo tirahin yung tao tungkol sa kung gusto nilang kumita ng pera kasi responsibilidad nyo yun. Responsibilidad nyo sa sarili nyo na gumaling kayo, kumita kayo ng malaki at responsibilidad nyo kumita ng malaki para sa pamilya ninyo. At may angat yung sarili ninyo bilang isang artist. Diba? Kasi bilang isang artist, napakahirap especially pag hindi ka sikat na rapper o singer. Kung dyan ka ay kita, tuloy-tuloy. Diba? Eh kung hindi ka naman sikat, wala ang kinikita sa YouTube, wala yung mga kanta mo hindi nagbabayad, di useless din. Eh di dyan ka na mag-abala, galingan mo lalo kasi dyan ka kumikita eh. Mas maganda, marami kang laban, tanggap ka ng tanggap, magkakapera ka. Huwag niyong, ano yan guys, huwag niyong tirahin yung mga ganyan kasi ako, malaki yung respeto ko sa mga taong masisipag. Tapos, wala akong pakialam magkano ibayad sa inyo, magkano yung single ninyo, kung ganito i-offer sa inyo. Basta ilagay nyo lang sa isip nyo, worth it ba kayo sa ganong klase ng halaga? Kasi baka naniningil kayo ng sobra, hindi naman kayo ganong agalingan. Marami kasing ganong mga artist guys eh, hindi naman ganong agaling, offbeat ba, offbeat na, hindi naman ganong kahusay magsulat, tas parang antamad pa magsulat, hindi sila very passionate sa ginagawa nila. Ang mahal-mahal maningil, di ba? Putang dami kong kilalang mga artist na putang ina, libre lang. Pero yung ginagawa nilang pyesa, yung verse na binibigay nila, putang ina, pang ano, $100,000 din. $100,000. $50,000. Kasi nga, napakahusay, very dedicated, very passionate sa ginagawa nila, very creative. Siniseryoso nila yung bagay na yun dahil ayaw nilang mapahiya. Diba? Ganun yun. Kaya tingnan ninyo yung value na yun, kung worth it ba kayo sa value na binibigay na yun. Hindi ko sinisiraan yung ibang mga artist, but, you know, you always give your 100%. Kasi babalikan yun eh, magkakaroon kayo ng pakiramdam na ayaw ninyo, at yung ayaw na pakiramdam na yun, yung guilt ang tawag doon. Guilty ka na, bakit hindi mo ginalingan nung binigyan ka ng pagkakataon na pinagbuksan ka ng pinto para sa bagay na yun? Magkakaroon ka ng pakiramdam na ganun. Ano yun? Guilt. Guilty ka kasi hindi mo ginawa. At ang sakit nun para sa sarili natin bilang mga artist. Kasi hindi mo ginalingan eh. Diba?
Hahantingin ka nun. Yun yung magmumulto sa'yo every single day na makikita mo yung video, yung musika na ginawa mo, na yung mga tinanggihan mo, bakit hindi mo to tinapos, hindi mo to ginawa, na sana pinokus mo. Parang ganun. Tuloy natin, guys. Threat! Malinis na tatrabahuin ang kanyang bracket. Tapos, automatic na waiting na pala tong bata. Boss, ba't di mo nalang sila i-battle bukas? Ba't mo pa pinapahaba? Okay. Si Six Threat pa talaga yung gumedli? Mali ka ng yawa na niyaya. Alam mo naman anong nangyari sa huling naghamon ng champion na Bisaya! Okay. Dito mo piniling ibigay kasi mas malaki talay. Kaso kinabahan siyang baka ikay malasin. Habang di nyo naman makikita ang tunay kong lakas kung si Anigma hindi nagtiwala sa akin. Okay. Si Pibus nagbigay ng sasakyan. Kay Anigma galing yung gasolina. Siya nagbabayad ng kuryente mo habang kay Anigma galing yung bumbilya. Okay. Binibilhan ka niya lang sapatos ka mo. Si Anigma dahilan ng takbo ng karera mo. Bayad na mga utang mo. Ultimo utang na loob na wala sa'yo. Parang ang sinasabi ni J Black dito, na parang doon ka kay Anigma nag-start sa flip top ka nag-start, pero parang iniwanan mo lang siya sa area. Wala namang ganong nangyayari siguro. Kasi nandiyan naman sila Balaki. Nandiyan din naman si MSI. Ano naman eh. Guys, sabihin ko sa inyo, huwag sasama loob ninyo ha. Sumuporta kayo sa mga ganyang klase ng bagay. Pag inimbitahan kayo, punta kayo. Hindi naman mako-question yung loyalty ninyo at pagkatao ninyo eh. Trabaho ninyo bilang battle MC na pumunta doon at makipagsapalaran at lumaban. Hindi ibig sabihin iniiwanan nyo si Anigma doon, guys. Hindi ko alam ba't binibig deal nyo yung bagay na yun, guys eh. Hindi. Trabaho nyo nga yan bilang isang rap battle MC. Guys, na lumaban. Huwag kayong uurong. Gawin ninyo. Diba? Ganun talaga eh. Diba? Tuloy natin. Pag may patimpalak dito, malaki pera, lumaban kayo. Ako nga nung 2002, puta ka na, kahit malayo pa na, Botas pa yan. Marikina. Kasi medyo magulo kasi sa Marikina, guys. Dati akala nila Tondo yung magulo, pero Marikina talaga, guys. Yung sa amin, San Juan at Marikina, sobrang gulo niyan talaga. Eh, Marikina ang lalayo eh. Sumasali pa ako ng rap contest, guys. Taytay, Pasig, sumasali ako, guys. Nagjijip lang kami. Oh, 'di ba? Ano lang talaga, freestyle lang. Oh, freestyle lang ako. Pag meron ako nakita na magaling na nakalaban ko sa Tondo, nakalaban ko sa C4, nakalaban ko sa Santa Mesa, o nakalaban ko sa Quezon City. Pag nakikita kasi may mga naglalagari talaga magagaling na rapper eh. Mga panahon na 'yon eh. Kasagsagan pa ng TBS, TST. Siyempre, may mga kasama rin ako, mga tropa ko, mga OGs din. Para pagdating doon, hindi ako masita. Kasi, di ba, mga OGs magkakilala, di ba? Eh, may mga kilala rin ako doon ng mga artist. Siyempre, para safety na rin. You know, tatawag ka muna para alam, di ba? Pagdating, ang daan magagaling, guys. Pag nakita ko nga lang, puta. Pag nakita ko, magbabayad ka pa ng 200 pesos. O may entrance fee. Ito yung, di ba, quota mo, 200 pesos. O sali ka, makikita mo, puta nga, nagpe-perform pala dun. Automatic na yun, di ba? Parang shit. Ano na to? Pag sinasabi nilang luto, hindi talaga, hindi luto eh. Alam ko, mas magaling talaga sa akin yun eh. Di ba, parang hirap nun, na parang ikaw na mismo yung lalayo. Parang, sige, next time na lang tayo sa kabilang barangay tayo, di ba? May ganun talaga, guys. Promise, may ganun talaga. Yan, sa may, sa Pasay din eh, sumasali kami. Tagta-travel pa kami, Bulacan, sumasali pa kami. Di ba? Nakadami ko rin nun, guys. Tapos, sayaw pa, dancing. Di ba, guys? Marami akong experience sa ganyan. Kaya alam ko. Alam ko yung mga ganyan, di ba? May kasama pa nga ako dati nun talaga. Mga nakikilala ko lang. Binibentaan pa ako ng CD. Sobrang taas ng tingin ko sa mga tao nagbibenta ng CD, guys. Putang ano. Sabi ko, putang na may CD ka na. Kasi yung CD, parang yun yung pinaka-resume mo. Kasi ako, rapper lang talaga eh. Parang MC lang eh. Parang wala pa akong na-record talaga. Putang ano, wala pa. Ang nire-record ko lang sa tape. Ilalagay ko yung blank tape, tapos nagsasalita ako sa speaker, tapos nare-record na siya. Hindi ko alam yun. May record kasi doon, pag-prenest mo yung record at saka play, parang pwede ka magsalita doon sa
sa ano sa cassette. Tapos habang merong nagpe-play yung beatbox, may nagbi-beatbox sa likod ko, nagra-rap ako, tapos mare-record dun sa tape. Hindi ko alam kung naabutan yun eh, pero yung ginagawa ko dati. Pero never ako nakakuha, nakagawa ng CD nun. Sobrang inggit ako sa mga tao na nakagawa ng ganun. May CD na kaagad sila. Sabi ko, shit, ang taas ng tingin ko sa mga tao na kapag CD na kaagad eh. Kasi alam ko na may studio sila. Yung idea ko, tanga na may studio itong mga tao na ito. Kaya nung bandang 2003, 4, 5, 6, dyan pa lang ako nakaka-expose sa mga studio session eh. Parang ganun. Nakakatuwa din, sarap din balikan. Siyempre, bata pa ako doon. College days, di ba? College days, high school. Siguro mga second year, third year, fourth year high school na ako yung parang sobrang active ko sa paglalaro. Nagpe-perform pa kami, mga ganyan-ganyan. Masarap nga balikan. Mga ganyan-ganyan. Tapos nung college talaga, doon ako talaga na ipagsabayan. Talaga. Siyempre, parang akala nila namatay na yung hip-hop eh. Pero sa panahon namin, hindi namatay ang hip-hop, guys. Kasi nagra-rap ako sa Mindoro, nagra-rap ako sa Quezon City, Tandang Sora, nagra-rap ako. Sa UP, nagra-rap na ako. So, hindi ko naman sabing namatay ang hip-hop kasi nandun na kami, nagpe-perform eh. Yun nga lang, wala sa walang MTV, walang ano, wala sa radyo. Pero nagra-rap na ako sa mga magsasaka, mga manggagawa, sa mga mga biyahero natin. Talaga, nag-rap talaga ako, guys. Stage pa yun. Nasa stage pa ako nun. May belt bag pa ako. Naka-belt bag ako. May t-shirt doon. T-shirt, tapos pamasahe. Meron pa. Uso kasi nun, guys, yung belt bag. Perform kami. Sarili pa akong mic nun, guys. Yung mic na yun, pinag-ipunan ko pa. Sarili kong mic, kinakabit ko talaga. Anong mic yan? Ayoko nang gumamit ng ibang mic. May sarili na akong mic kagad na ginagamit ko. Tuloy tayo, guys. Pasensya na, guys. Napakwento lang ako. Nasabi ko lang yung mga gusto kong sabihin. Pagpasensya nyo na. Tuloy natin. Ang sigurado na yung chance na manalo, dun lang siya lumalaban. Bilang kampiyon, hindi lang brand mo ang dapat mong inaalagaan. Undefeated sa unpredictable, di nyo makakailayan. Kaso iba yung di inaasahan sa hindi maaasahan. Body bag! Body bag, men! Sa pagkatalo lang ang tao lumalakas pa't lumalaban. Dahil ang baluting walang gasgas, wala pang napapatunayan. Tumatanggi sa laban to. Maganda na sinabi niya, yung baluting walang gasgas, wala pang napapatunayan. Kasi wala ka pang talo, hindi ka pa bumagsak, kaya wala ka pang napapatunayan. Kailangan makatikim ka muna ng pagkatalo para may mapatunayan ka, makita mo na kaya mo talaga, na meron kang improvement. Kasi yun yung problema kasi minsan sa human, sa society, sa human being, sa human sa human structure, sa pagkatao ng isa, sa personalidad ng isang tao. Ito yung isa sa pinakamalaking problema sa personalidad ng isang tao. Na pag hindi kayo nag-fail, wala kayong improvement. Yung pinakamalaking problema yung consistency. Diba? Yung consistency kasi, boring. Yun yung sinasabi dun. So, kailangan to be able na magkaroon kayo ng panibagong experience, kailangan nyo rin magbago ng decision. Kailangan nyo rin, kung gusto nyo magkaroon ng panibagong thrill, kailangan nyo gumawa ng different approach. You know? Yun yung sinasabi dun ni J. Black. Which is napagandang quotable na bagay. Tuloy natin. Oh, kasi iniingatan mo pangalan mo habang tumatanggi naman ako kapag mahina yung kalaban ko. Kaya matik na yung galawan mo. Deserve nila yung truth, man. Consistent pa talaga yung performance mo o sadyang wala lang ding improvement. Bars! Diba? Consistent o walang improvement. Kasi yung sa consistency, walang improvement nun. Kasi kailangan mo nga talaga ng improvement eh. You know, nagkakaroon ka lang ng improvement pag natatalo ka o meron kang mga trials sa buhay mo. Doon ka lang nag-i-improve bilang isang tao, feelings man o kaya sa talino. Very magandang ideolohiya mula kay J. Black. Malimit manalo sa malimit magtrabaho. Yeah. Iba yung malimit manalo sa malimit magtrabaho. Patunay ngang daig ng masipag ang tao na talentado. Kasi lahat kaya manalo at ako ang patunay niyang kaso. Lahat kaya manalo, pero di lahat kaya matalo. Iwasan lang siguro J. Black yung touchy kasi parang ang gay lang tingnan. Pero appreciate ko pa din. Natalentado.
ako. Kasi lahat kaya manalo. At ako ang patunay niyang kaso. Lahat kaya manalo, pero di lahat kaya matalo. Sa tingin ko, yan yung pinaka-best verse ni Jay Black. Maganda yung mga sinabi niya rito, kayang manalo pero di lahat kayang matalo. So, ibig sabihin, kaya kong manalo, pero si Mot, hindi niya kayang matalo. So, parang ang problema, yung pagiging hindi mo, pag hindi ka natatalo, problema yun para kay Jay Black. Which is ang ganda, kasi parang ang ginawa niya, ni-reverse psychology niya sila, yung mga tao, na parang, ako, kaya kong manalo. Kasi galing ako sa pagiging talo eh. Pero si Mot, hindi niya kayang matalo kasi lagi siyang nananalo. Mahirap bumalik doon. Ang ganda ng pagkaagawa. Reverse psychology. Tuloy natin. Round 3, Mot, let's go! Di daw totoo na hindi tumangki sa akin si Six Threat. Kita niyo namang galit to. O sige, Boss Pib, susunod na event, iset mo. Okay. Congrats sa huli mong laban. Ang lakas mo nung ahon. Angas, biglang pinalagan yung matagal nang humahamon. Nahulaan mo mga banat, advance yung sulat mo, idol. Sa madaling salita, pinaghandaan mo muna, tsaka ka pumatol. Wow. Oo, yung pistol, di tumama yung mga setup na ruin. Galing ba naman sa sunod-sunod na laban, daming ganap at tungkulin? Nung sa batang kiyapo, napasama, dun mo inasam na hamunin. Alam mo kasing ubos na yung bala, lalo't galing sa shooting. Wow, bars! Ubos ang bala dahil galing sa shooting, batang kiyapo. So, ibig sabihin, nung hinamon niya, kumasa siya kay pistolero, hindi masyadong nakapaghanda si pistolero dahil may shooting siya na ginagawa. So, parang naubusan ng bala si pistolero dahil galing siya sa shooting already. Wow. Ibang klase. Ang ganda ng round ni Jay Black. Mukhang makakain pa siya dito ni ano ni Mot. Hindi ko alam. Puchang, sana bigay na ni Mot yung rounds na para kay Jay Black yung third round. Pero mukhang delikado na naman si Jay Black dito. Yung gumamit ng drama. Kaysa busy sa anak, busy patang kiyapo, napasama dun mo inasam na hamunin. Alam mo kasing ubos na yung bala, lalo't galing sa shooting. Bars. Pero ikaw yung gumamit ng drama. Kaysa busy sa anak, busy sa asawa, tas sumusulat na aba. Pinagugulan talaga. Yung akala nyong nagpapakamagulang, nang gugulang na pala. Bars, wordplay. So, yung parang akala nyo nagpapakamagulang, magulang na pala. Ibig sabihin, gumamit siya ng facade ng sa pinakita niya sa lahat na parang busy lang siya sa pagtatrabaho niya, pero lahat yung kalokohan lang, kasi habang lahat tayo iniisip na busy siya sa pagiging ama, yun yung malaking picture na yun, pero deep inside nandun na siya sa basement nagsusulat. Very unique yung pagkakasabi ni Moton, very witty. May banat ng hindi ako malakas, walang estilong tumatak. Pakurap-kurap pa ay sus. Mukhang iiyak para sa simpatsya, gamit kasiraan niya at loss. Pwes baliwala mga sigaw kung sa sarili mo ikaw lang din ang bumastos. Ginamit mo lang mga floss mo sa round para sa round of applause. Palang wow! Bars! Putang ina. Durog na naman si Jay Black. Wala talaga. Yung caliber ng sulat ni Mot. Ganda ng pagkaagawa at hindi ni Mot. Hindi ko pa masyadong napapanood si Mot lumaban, pero sa tingin ko, mahusay talaga si Mot magsulat. Ganda ng rhyme scheme, tapos yung rhyme scheme niya mismo, yung mismong punchline din. Tangina, ang galing. Pakahusay, very talented ng taong batang ta. Paliwala mga sigaw kung sa sarili mo ikaw lang din ang bumastos. Ayun ang sabi niya. Sabay banat ng hindi ako malakas. Walang estilong tumatak. Yan, parang in-expose niya na yung sarili niya dahil hindi daw siya malakas. Lagi niya sinasabi yung mga flaws niya. Yung flaws, yung parang imperfection niya. Pakurap-kurap pa ay sus. Mukhang iiyak para sa simpatsya gamit kasiraan niya at
kasiraan niya at flaws, yung kasiraan niya, yung downside niya at yung mga imperfection niya, ginagamit niya para makakuha ng applause, ng palakpak, kasi simpatya yung ginagamit na style ni Jay Blackberry. Flaws, ano? Pues bali wala mga sigaw kung sa sarili mo ikaw lang yung din ang bumastos. Yun, oh. Ginamit mo lang mga flaws mo sa round para sa round of applause. Palakpak. Sa round of applause, putang ana, very smart. Kasi magkatunog na kagad yun. Applause, tapos yung floss, man. Fucking smart. Mot, bro. Shit. Very, ang galing talaga niya. Galing ni Mot. Very smart. Buruin mo yun. Kasiraan niya at floss. Man, gumamit siya ng ano, ng magkatunog na ano, pero magkaibang ano. May tawag din kasi dun, guys, eh. Tuloy natin. Pakan! Bigyan niyo ako ng katotohanan na hindi ko patanggap. Dame, imbis mag-improve, ikaw pa nag-prove ng kahinaan mo, aneng. Ano yan, yung angulo, pinapapurol? Ulol, malabo ka diyang tumalim. Kasi prevention is better than cure, yan ang sumasalamin. Inuunahan mo lang yung sakit, halatang takot ka magpagaling. Wow, bars na naman siya, putang ina. Tangina, shit. Wala. J-Block. Bigay ko saan yung round kay J-Block eh. Pero pag narinig ko na si Mot, tangina. Burst per burst. Ang linis every four setup niya dito. Tangina. Lahat direkta. Direkta kay ano, kay J-Block. Kay JB lahat ng burst ni Mot. Wala kang mapapansin na kailangan ko pang explain. Makikita mo yung difference na yun. Walang loophole doon. Walang loophole na kailangan ko pang himayin, you know, bigyan ng explain. Hindi. Direkta talaga kay Jay Black yung sinasabi dito ni Mot. Very intelligent na rapper si Mot. Alam niya yung recipe ng paggawa ng ano, ng bars at you know, at yung mga kill offs niya doon, ang ganda ng mga paggagawa niya. Palakpakan. Wow. Mukhang iiyak para sa simpatya. Ganda ng pagkagawa diyan. At flaws, pues bali wala mga sigaw kung sa sarili mo ikaw lang din ang bumastos. Ginamit mo lang mga flaws mo sa round para sa round of applause. Palakpakan. Bars. Sunod. Bigyan niyo ako ng katotohanan na hindi ko patanggap. Dame, imbis mag-improve, ikaw pa nag-prove ng kahinaan mo, aneng. Ano yan, yung angulo, pinapapurol? Ulol, malabo ka diyang tumalim. Kasi prevention is better than cure. Yan ang sumasalamin. Yan ang prevention is better than cure. Sabi niya, yung pag-iwas na mas okay yun kaysa sa cure. Kaya umiiwas ka na lang kasi ayaw mong magpagaling. Ayaw mong gumaling ka sa sakit na yun na meron ka, so iniiwasan mo na lang. Patalino ng pag-aagawa ni Mot doon. Inuunahan mo lang yung sakit, halatang takot ka magpagaling. Inuunahan mo yung sakit, iniiwasan mo siya. Pero ang mas malala, inakusahan niya yung 3GS na nagmamanipula ng laban. Kesyo nabubulungan yung mga judges o sila-sila lang din naghihiyawan. Samantalang, nung isa buhay ran mo nung quarantine, di ba puro 3GS lang din mga huradong nakasalang? E di parang siniwalat mo lang din yung dayaan na ikaw mismo na kinabang. Wow. So in-expose niya rito, mahawak-hawak na yung mga. Ayaw kasi mga hawak-hawak, guys. Dito sa Amerika medyo nakakailan yung mga hawak-hawak eh. Tuloy natin, guys. So ibig sabihin, nakinabang din si Jay Black doon sa mga bagay na in-expose niya kasi sabi niya parang bulungan daw. Eh yung huling nag-judge para sa kanya, nakinabang din siya. Sa'yo na mismo nang galing. Suplado mga uprising, 3GS lang namamansin. Oh, paano mo de-deny? Mga nakapanood pa mismo, makakapag-testify. Gumawa ng allegations, nagmukhang heavy lines, pero nang betray si Bay. Anong nag-backfire yung pistol? Baka friendly fire. Wow. Ano, bars. Snitch, masarap. Sabi niya, anong akala mo nag-backfire, backfire yung pistol, hindi friendly fire, kumbaga tinamaan siya, kumbaga tumama sa sarili niya. Yung palakpak, well that's business. Talagang makukuha mo yung ingay kapag may chismes.
Napasigaw mo, tagahanga. Patin, oh, paano mo de-deny? Mga nakapanood pa mismo makakapag-testify. Mm. Gumawa ng allegations, nagmukhang heavy lines, pero nang betray si Bay, anong nag-backfire yung pistol? Baka friendly fire. Bars. Ano, snitch, masarap ba yung palakpak? Well, that's business. Talagang makukuha mo yung ingay kapag may chismes. Napasigaw mo, tagahanga, but not speechless, kasi desperado na sumikat, nagpaka-star witness. Ooh, bars, putang ina, bigat nun. Sabi niya, ano, napasigaw mo mga tagahanga, pero hindi sila na speechless. Sabi niya rito, yun, no? Ganda ng pagkaagawa niya dun. Not speechless, kasi desperado na sumikat, nagpaka-star witness. Oh, kaya mo napasigaw, kasi gusto mong sumikat, nag-star witness ka. Mas maganda na yung speechless sila kasi yung mga sinasabi mo, mabigat talaga, talagang mapapaisip yung mga tao. Pero pinapahiyaw mo lang sila gamit yung crowd reaction kasi gusto mong sumikat lang. Parang ganyan yung ginawa doon ni Jay Black. Napakaganda na ng setup na yan. Mo yung ingay kapag may chismes. Napasigaw mo, tagahanga, but not speechless, kasi desperado na sumikat, nagpaka-star witness. Bars, putang ano. Kung usapan ay witness, kung tutuusin, lugi pa nga ako. Kasi ako yung laging di nagpapadaig sa pandinig nila at rato. Kaya magkamali lang ng katiting, ang dami agad dismayado. Samantalang ikaw, lakas agad ng dating kahit di naman gaano. Makita lang nila na di ka nagpa-agrabyado. Kaya magkaiba tayo. Ikaw yung nagiging mahusay lang sa paningin kasi di inaasahan sa panalo. Habang ako, nakasanayan ng magaling kaya hinihintay na lang matalo. Bars! Kung ganun, bahala ng mainip yung mga puro antay. Isa pa rin to sa mga pauuwiin kung lumulupay-pay. Pinakita ko lang din na malabo tong pumantay. Kalaban lang nababasa mo ako, pati sumusubaybay. At last, yung pagbabasa mong gimmick, halatang di pinag-aralan. Kasi kung di mo nga kayang magbasa ng tahimik, hindi ka pang silid-aklatan. Wow, ang galing. Hindi mo kaya magbasa ng timing, hindi ka pang silid-aklatang library. Ang galing ni Mot, sa tingin ko papanoorin ko yung ibang mga laban niya if ever ma... Ano, mas gusto ko pang manood yung mga laban ni Mot. Kasi ngayon, parang ngayon ko lang siya narinig talaga na bumitaw na ano. Hindi ko alam kung napanood ko na siya, pero wala akong naalalang laban niya na pinanood ko. But this time, nakita ko yung magaling talaga si Mot. I'm sorry, Jay Black, ah, pero sa tingin ko, panalo si Mot all three rounds, guys. Very, ano. Hindi ano, mismatch yung nangyari. I mean, sorry guys ha. Tuloy natin. Ano ang pagkakagawa? Judges! Lakas na ni Mot. Ang lakas ni Mot doon, putang ano. All three rounds. May natutunan din ako kahit papaano yung papaano niya. In-expose niya dun kung papaano siya gumawa ng setup at saka ng burst. In-expose ni Mot dun kung papaano niya ginagawa yung lines niya, yung setup niya. Which is good. Kasi, ano eh, parang masterclass yung nangyari. Tuloy natin. Hopefully, tama ako pag pero kung panalo si Jay Black, I mean, kasi galing din ng crowd din kasi. Pakaramdam ko meron silang manok na nakaset. Kasi 'di ba hometown niya. Pero hopefully not. Alam ko si Mot kasi feel ko talaga si Mot ang panalo eh. Tuloy natin, pakinggan natin yung judges, guys. Ito, Thank you.
Tagal naman, ba't ganun? Sa kayo, napatagal yung... Pasensya kayo, napatagal yung judging nila at kinonfirm ko yung mga boto talaga nila. Ang boto ng Urado na mag-a-advance sa second round para sa matira mayaman, 3-2! Magingay para kay Mot! Si Mot parang nadismaya siya. Bakit kaya siya nadismaya eh? Deserve niya naman yun. Pakaramdam ko na guilty lang si Mot doon eh. But he deserves it. Nasuri naman yun eh. He's just trying to be humble. Kasi ang value ng intelligence ay empathy. May empathy siguro. Nagkaroon lang siya ng empathy dito kay J-Block. Pero base sa pagsusuri ko at paikinig ko naman, malinis na trinabaho ni Mot yung ano eh. Siguro na guilty lang siya dahil pakaramdam ko ang manok nila si J-Block eh. But I'm sorry ah. Sa tingin ko si Mot ang panalo. Guys, hindi luto yun. Bakit sinabi ang luto? Ano ba naman yun, guys? Tignan nyo yung mga judges doon. Nandun si Balakay, nandun si J-Skills, nandun din si Target, guys. Man, di naman nila pababayaan yun. Di naman mga tanga yan, mga eksperyensado yan. Yung ginawa na nyo, pag sinabi nyo pang luto yan, pambabastos yun sa mga judges. Hindi nyo pwedeng sabihin ganun yun eh. Nakita ko si Target nandun eh. Si Target, si J-Skills, oh, di ba? Nandun din si Balakay. You can't say it's a fucking cooked up, you know, ano, game. It's... Black dito. Kasi, ako talaga, kaya tumagal yung judging, tinignan ko yung... Ako, personally, J-Black talaga ako dun eh. Totoo talaga. Eto si Mot, kapatid ko. Pero first time ever, nababaguhin ko personally, ako na lang yung magja-judge na ang nanalo si J-Black. Ano daw? Bakit? What the fuck? Totoo talaga! Eto si Mot ka... Sige, kahit wala si J-Block dito. Kasi, ako talaga, kaya tumagal yung judging, tinignan ko yung... Ako, personally, J-Block talaga ako dun eh. Totoo talaga! Eto si Mot, kapatid ko. Pero first time ever, nababaguhin ko personally, ako na lang yung magja-judge na ang nanalo si J-Block. Okay? Okay, ako lang yung magja-judge sa... Kasi marunong naman ako talaga manood ng battle eh. Marunong naman ako magurado eh. So, ang boto, babaguhin ko ang panalo, si J-Block! Hindi mo pwedeng gawin yun, man. Hindi mo pwedeng gawin yun, man. Hindi panalo si J-Block doon. Ang laking pambabastos nun. So, Phoebus, kung naririnig mo ako, I'm going to be honest with you, si Mot ang panalo doon. You know, huwag kang magpapakontrol sa kung ano man yung gusto ng crowd. Kasi nagmumakang si Pontius Pilate, eh, di ba? Nung sinabi na patayin si Kristo, naghugas kamay na lang. Ganun, man. Tanda mo, kahit kalaban mo yung buong mundo, dun ka sa tama. Panalo si Mot dun. Kahit ma-feel ni Mot na guilty siya, fuck that. He deserves it. Magaling si Mot, narinig ko eh. Ang galing ng mga bars niya dun eh. So I think bibigyan ko to ng ano, ng 9. Kasi... Very, ano eh, hindi lang maganda yung, kasi hindi maganda yung pagkakaano, doon lang ako na-disappoint ako kay Phoebus. Bakit kailangan niyang baguhin? Kailangan niyang irespeto yung sasabihin ng judge. Si Enigma, never niyang ginawa yun eh. Na binabago. Ako na-disappoint ako sa laban ni Ken Magat, laban kay Abaddon. Na-disappoint ako sa laban ni Balakid, laban doon kay Tukel. Pero hindi binago ni Enigma yung ano na yun, yung decision doon. Wala, kasi tama yun eh, tama yun. I mean, talaga may mga judge talaga na hindi ganun talaga kagaling mag-judge. Pero nahayaan mo silang mahasa. Eh, yung mga nakita ang mga judges, nahasa na yun eh. Hindi mga baguhan yun. Very experienced silang na artist, na rapper. At yung ginawa dyan ni Phoebus, hindi maganda.
Kasi pinakita mo dyan na wala kang, ano, na wala kang lakas ng loob. You can't control your own self. Wala kang self-control. Diba? Na kaya, magkaroon ka ng confidence sa sarili mo. Magkaroon ka ng self-control na shit. You know, kung ano yung gusto ko, kung ano yung dapat, yun ang masusunod na, na hindi ako magpapadala sa kung ano sinasabi ng crowd. Kasi importante yan eh, sinira mo yung pangalan ng PSP right away. Dapat hindi mo ginawa yun. Kasi nasira agad yung reputasyon ng PSP dahil sa ginawa mo. Kasi binypass mo yung mga hurado. Diba? And para sa akin, panalo si Mot, guys. I'm sorry ah. Panalo si Mot. So, yun lang yung pwede kong sabihin. Hindi maganda yung ginawa ni, ano dun, ni J Block. I mean, sad. It's very sad. Tapos si J Block, matampuhin naman to si J Block, umalis. Kailangan i-work on ni J Block yung ugaling ganyan, yung personalidad na ganyan. Kailangan mo ng sportsmanship. Every time na nasasaktan yung damdamin mo, umaalis ka. Hindi magandang ugali yan. Magpakita ka ng tatag ng loob. Harapin yung kalaban mo ng maayos. Maging professional ka. Hindi ka na pwede sumali ng ganyan-ganyan. Masyado kayo emotional eh. Rap artist kayo, rap battle kayo, MC kayo, tapos natalo ka, bigla kang umalis. Akala mo niluto ka, talo ka talaga doon, J Block, makinig ka. Mo talaga panalo doon. Diba? Ngayon may utang na loob ka tuloy ngayon kay Phoebus. Diba nakakahiya yan? Kung ako yun, kung natalo ka, man, I will respect the judge. Matuto kayo kay Shea. Puta si Shea, ilang beses natatalo, wala siya pakialam eh. Diba? Tinatanggap niya kung ano yung sinasabi ng judge. Pero inaatake niya yung judge sa susunod na laban niya. Binabastos niya, inaaras niya. Eh, ganun, mayroon kang chance. Pero dyan, talo ka talaga dyan, J-Block. Huwag kang umalis. Binastos mo si Mot, binastos mo yung mga judge, binastos mo si Phoebus, binastos mo pa yung PSP Entertainment. Ba't ka umalis? Ganun lang guys, maraming salamat sa mga nag-request nito, sa dami ng mga nag-request nito. But I'm very very disappointed sa ginawa doon ni Phoebus at ni J Block. What ganun. Ganun pa man guys, maraming salamat. Bigyan ko siya ng 9 dahil medyo nakaka-disappoint yung last part, pero yeah, bigay ko yung laban para kay Mot. You know, panalo si Mot doon. Ganun pa man, I mean, stop being humble, Mot. Stop. Tigilan mo yung ganyang ugali, yung empathy na yan. Panalo ka, huwag kang mag-guilty. You know, yan ang larangan na pinasok ninyo. Kailangan nyo maging malakas ang loob nyo dyan. Diba? Ganun talaga. Meron namang sumusuri, guys, eh. Ilaan ibigay ninyo yung karapatan na magsuri para sa mga magsusuri. Ayaan nyo silang mag-isip sa kalalabasan ng battle ninyo. Ang trabaho ninyo mag-rap, mag-perform. Kung matalo kayo, manalo kayo, yun lang yung job ninyo. Yung kalagayan ninyo at kapalaran ninyo, ilagay nyo na dun sa mga judges na yun. Kasi meron silang kakayanan mag-isip. Diba? Ibigay nyo na lang yung tiwala nyo doon. At dito, na-disappoint ako kay J Block, na-disappoint pa ako kay Phoebus, na-disappoint pa ako sa PSP Entertainment. Ganun pa man guys, maraming salamat guys. Galingan ninyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay ninyo, mga pamilya ninyo, mga kaibigan ninyo, mga tao na kapaligid sa inyo, at higit sa lahat. Magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala. Maraming salamat guys. Good vlog pro. Ingat kayong lahat dyan. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share. Peace out.